Napalaya noon ang bansa dahil may ilang nagtanong. Ngunit karamihan niya yung sa tumatamasa ng kalayaan nakikinig na lang sa bulong makapangyarihan ng katotohanan. Kaya madalas na itinatago. Takot silang ipakita kasi alam nilang may magbabago na sa aring pag-iimakabayan. At diwang Pilipino pero sa maling paniniwala nila tayo laging pinapako, pinupuno natin ng ibang baso. Pinaglalaban natin ng isang bagay na hindi natin alam kung ano talaga ang kaso na aaliw tayo. Sa isang kantang pangit naman ang tono sa panahon ngayon. Madami tayong pwedeng malaman. Ngunit ang tanong, lahat ba ng sinasabi natin ay pawang katotohanan? Madami ng napahamak at nawala sa daan. Akala kasi ng tao lahat ng nababasa at sinasabi nila ay may totoong basihan, karamihan sa tao. Puro lang sigaw. Hindi na nagtatanong kaya madalas naniligaw ang pagiging ignorante. Ikasalanan ng panlipunan. Para kang kumakain ng nakahubad sa isang formal na hapunan kahit kailan. Hindi makakamit ang kalayaan at napayapaan kung hindi mo hahanapin ang totoo sa likod ng sinasabi nilang katotohanan. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung isang kaibigan ko. Well, ang sabi ko yung paring Robin, walang problema sumama sa fishing trip. Dati pa naman kaming nangingisda doon sa kalayaan group na yan since 1960s pa. Gusto ko na rin masurvey ulit. At sabi ko nga kay paring Robin, magdala ka ng gamit mo tsaka para ma-document natin lahat ito. At at least makita rin natin kung ano yung sitwasyon sa lugar na yun ngayon. Biglang sinabi sa akin ng kasamang Robin, sama ka, tol. Sabi niya, sabi ko, saan po? Basta may pupuntahan tayo. So, tinawag natin yung isang kasama natin, si Berlin, para makasama dun sa production. So, una ko na-receive yung balita, sabi, punta tayo sa ganito, sa Pag-asa Island, mag-ready ka. Tinatawan-tawan ako lang nung una kasi di ko naman tinitake na seryoso eh. Nakakatunayan, ngayon lang nangyari sa buhay ko to eh. Usually, pagka pumupunta ako sa ibang bansa, sa Papua New Guinea, sa Africa, may coordination na, malinaw na yung pupuntahan mo. Sige, sabi ko, at kung tutulong lang, dahil dyan tayo si nanay, dyan tayo pinanday, yung pagtulong sa kapwa. So wala akong kamalay-malay dun sa ibang mga gagawin pa. Eh, siyempre ako, mahilig kasi yung grupo kasi namin, mahilig talaga mag-outreach, mag-community service. Then sabi, magdo-donate ng ayuda sa tutulong dun sa mga pamilya dun sa Pag-asa Island. Sabi ko, sige, okay, sige. Mukhang magandang bagay yun kasi tutulong naman eh. Makikita natin yung lahat ng mga pangyayari, inayos ng pagkakataon eh. Nakita ko paano yung sasakyan, yung dadalhin, yung mga taong kakausapin, yung equipment. Kasi pagka ito hindi kalooban ng Panginoon, walang mangyayari sa kilos namin eh. Pero pinili ko mabuti yung mga crew na sasakay dito sa Victor 88. Mula sa kapitan, sa chief engineer, pati hanggang cook, para makasigurado tayo na maging successful itong fishing expedition nito. Ako nga po pala si Ray Rida, isang Bisaya. Ako pala si Gerald bilang chief engineer. Ako po si Albert Maro, ang position ko ay fisherman. Ako nga po pala si Jan Policenter din. Ako po yung operator ng speedboat. Ako po si Alan Maravillo. Ako nga pala si Dennis Tiro bilang chief mate po. Ako po si Ryan Obay. Ako nga pala si Dondon Menya. Captain Canelian. Sa ngayon na may sitwasyon tayo na may pandemic, may additional protocols na kailangan ito pa rin, like COVID testing, swab test, para makasiguro tayo na lahat ng crew on board ay COVID-free para hindi sila makahawa sa mga kanilang mga kasamahan na nasa laot. At kung sakaling tatabi naman sila sa ibang puerto, ay hindi rin tayo magdala ng sakit doon sa kanilang pagdadaungan. Ang
Lahat kami. So, isang normal na fishing trip, siyempre, kailangan nating sumunod sa palisiya, sa guidelines ng ating Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries. Lahat naman to ay usual na ginagawa namin sa aming daily operations at ito ay pinatupad din sa paglayag ni Victor 88. Kailangan lahat ng crew on board or personnel on board ay meron na fisherman's license na nakukuha sa Bureau of Fisheries. Thank you.
Pampanga. Do may mga manging isda doon. Kanina, kagabi, para akong dinurumansa ng ano? Para akong dinurumansa ng anim na babae sa kalok. Dinuguyan-guyan ako ng alon. Ako ang papel sa barko, isip isa ka kasinero. Produkto katong pangluto haba sa siomay o hotdog. Ang siomay paborito ni Idol Robin, ang hotdog po paborito usab sa iyang mga staff. Ray the cook, ayun no, kung naglayag na tayo no, syempre kakabangan na malayo yung biyahe, di ba? Kaso nung nasiraan tayo, mas nakakatakot pala. Minsan nila imasasabi yung mga trouble. Pundido, hindi matalaban ang welding. Nasira yung ano, nasira yung bakina ng barko dahil kasi yung hampas ng alon, mararamdaman mo talagang dinuduyan ka eh. Oh, aalugin ka talaga nung ano, yung lakas ng alon eh. Ako hindi naman ako sanay sa bahay, mahiluhin niya ako eh. Kaya ginawa ko na, umupo na lang ako sa tabi, pinex ko lang yung sarili ko. Tapos nilagay ko na lang yung attention ko sa ibang bagay. Ako hindi ko na talaga kaya kasi makikita dun sa video na tumungo na ako eh. Dahil kasi pagka umaandar yung ano, maandar yung barko, maramdaman mo, medyo may konting hilo ka na eh. Malalakas yung alon. Nangahilo namin sa biyahe. Medyo nahilo rin ako yung pagkagaling namin sa isang island. Nakakahilo. Yung mga nakikita ko nga, yung mga iba kong kasama, nandun na, nasa loob na ng kalilang ano eh, kwarto. Pero yung huminto na yun, tsaka yung kaba, biglang uminto yung makina dahil kasi nasa gitna ka, wala ka nang makitang ano, wala ka nang makitang isla. At saka may tendency na lubog yun kapag ka nagstay siya ng matagal, diba? Yun yung parang nakakaba na yun, ano ba yan? Parang pangalawang araw pa lang ata, tapos parang papauwi na ba tayo nitong nangyayari? Wala pa tayo sa kalagitnaan, diba? Papunta pa lang tayo, wala pa tayo dun sa talagang pupuntahan natin. Ganun na kaagad yung tension. Sanay na ako sa mga ganyan yung trouble. Hindi na ako masamay alam. Gagawin natin o ano dapat gawin para makapunta na ayon sa pupunta natin. Kung ano yung na-trouble sa makina, kung anong magagawa namin ng chief engineer ko, gagawin namin lahat para makapunta lang tayo sa pupunta natin. Nasa labas lang yun. Kasi hindi namin nadugtong yung isa, hindi na welding. Parang ano yun eh, yung mga kaunting diferensya lang po. At saka sa taas naman, hindi sa loob ng makina. Yung ginawa namin, nilagyan na lang ng tornilyo, saka pinukpok, hininang ulit, saka kumapit yun, bago namin binalik. Lumipad lang na piyesa.
Ano yun, Tol? Pagdating natin sa ano, papalitan na yun. Wala, bago eh. Bumulong pa. Ah, ganun, oo. Wala na ito na. Para kasi paano mag-a-repeat tayo. Pero hindi na masisira ulit yun. Hindi naman yun. Alam mo? Oo. Talagang sanay ka na doon sa ganun, ano? Sanay na. Sampung taon ka ng mekaniko. Ay, hindi. Nakatapura sa ito ko rin. Nakita niyo ko sa ibang kumpan niya eh. Di ba mainit? Bakit? Bakit? Talagang napunta ka dun sa kawalan. Dun talaga. Kawalan talaga. Dahil kasi wala kang matatawagan. Tapos sa problema, kumbaga masisira yung barko, saka kukuha ng pyesa dun. Kumbaga. We're free! Lubo ng fisherman to, pare. Kampo tayo si Silong. Balita ko, meron daw pong ano, bagyo? Pero linggo pa. Linggo ba po yun? Karating po tayo dun sa ano. Apo. Karating po tayo dun sa isla. Pagdating doon, pagkaramdaman natin mo ano ang weather niya. Saya tayo, kung kailangan mo fly ka tumalik, fly tayo. Saan po yung shelter na pag hindi pa tayo babalik, magtatago muna po doon? Sa Pag-asa. Ah, meron po tayo. Sa Pag-asa. Apo. At doon po tayo papark? Oo, doon tayo kasi wala na ibang mga kartingan doon. Pag-asa lang. Natuto ako sa ano sa dati kong kumpanya na sa troll po dati ako sa trolling ano deep sea troll. Yung tagalit natin sa Luis sa Tao dyan.
yung bar ko lang kaya nyo lang yun. Parang yung vessel ko lang yun. Kasi parang yung vessel sa may port ng Namotos, Malayo, iba't ibang bansa eh. So laki ng bar ko lang kaya nyo, hindi nakita lang Pilipino vessel yun. Yung Pilipino vessel, hindi makikita ng China. Sa side, sa side po mong guy. Hindi makikita ng kanilang, hindi makikita ng China. Kaya lalo na pag walang ilaw yung mga ano yun. Walang papeles, tumatakbo ng walang papeles. Kaya nyo siya nagkapatay ng ilaw pag tumatakbo. Mga bangka natin. Wala kasi matagal na. Oh. Ano pa? Bago pa dumating si Magellan dito, may trading ng Pilipino. Yung problema sa Pilipino, hindi marunong negosyo. Yung Pilipino, utang yan eh. Pang birthday, pang kasal, pang binyag. Yung Chinese, mangungutang yung pag-negosyo. Ayun ang pagkakaiba natin. Thank you, Tol! Nakatapos namin kumibog. Sampuanga Special. Pag sa gabi, radar at saka mga telescope. Kasi yung mga kasalubong may ilaw man yan. Yo, mami. Talagang nasa dilim si pare ko para kitang-kita niya sa labas. Kailangan alerto ka kasi yung mga bangka na walang ilaw tapos nasa heading ng bisil, posible na mabangga yun. Kasama na yung mga barko. Pero mga barko, yung malalaking barko, may ilaw talaga yan. Yun. Kung kami diretso pa, yan. Yan. Si Cap Dennis yan. Cap Dennis. Yan. Bata namin, Cap. Si Cap na isa, yung veterano, no, Tol? May radar tayo na binabasihan kung may kasalubong, kasunod, o may mga bangka, nakikita man yun. Nangingisda din, no, Tol? Madilim lang, eh, pero Pinoy yan, Pinoy. Ako po si Engineer Augusto Natividad, registered mechanical engineer na-involved po sa fishing industry since 1981. So that's about 40 years of exposure po sa fishing industry.
halos sa lahat po ng mekanismo involved sa isang barko, we are in charge of maintaining yung mga fishing boats po namin. In almost all waters na po ng buong mundo kasi, regulated na po yung fisheries dyan. Na yung country whose flag, yung boat na yon, sumusunod siya sa isang international na batas na na-establish kung saan kasama naman siya. Tumumbok tayo ng corridor muna. Pagdali natin ng corridor dito, saka tumumbok tayo ng gulo. Umalis tayo, di ba, mid-wheel, pumunta tayo ng gulo, tapos nagkalapiti tayo. Pagdating na dito sa Busuanga, ano na, mid-30 na, na 9 a.m. Tapos tumbok tayo dito sa Rift Bank. Dumating tayo dito, 6 a.m. kanina. Diba kanina may mga nakita tayo, mga Chinese vessel? Oo, dito lang yung banda palibot. Sa ano na to, sa party ng Rift Bank. Ano yung sobrang daming data lang dyan? Siguro, marami sila kasi marami sila dito, dito sila nakapalibot. Pati dito sa Bawara na to, sa Naris Bank, dito ito sila. Ito ay anong parte pa ng ano yan? Palawan pa rin yan? Palawan pa to, malapit pa lang eh. Parte pa ng Palawan yan. Okay. Tapos ngayon, dito pa tayo, dito na tayo ngayon eh. Nandito na tayo, tumbok tayo dito. Tapos pagkatapos natin dito, bako tayo natumbok dito sa loob ng ano, sa bungad ng Pag-asa. Kap, nasa na tayo, Kap? Naris Bank. Rib ano po to? Rib bank. May mga Chinese na. Ano, mga nung papunta Rib Bank, marami tayong nakikita na Chinese vessel na fishing boat ng China. 15 ang nakita namin pagdating sa Rib Bank. Tapos pag lagpas ng Rib Bank, mayroon pa mga 15 siguro na nakita sa radar. Ilan po yung nakita natin dyan? 15 sila. Oo. Tapos meron pa po kayo nakitang 20. Kanina umaga, yun ang nakita natin. Espada na sa radar, mga 20. Iba pa po yun? Oo, iba. Ngayon, iba ito. Bali, 20 tsaka 15 po, gano'n. 35? Oo. Ano po yan? Hindi po yan kabigla-bigla dito. Meron talaga dito ng Chinese. Ngayon lang yan? Marami sila dito. Maraming ilaw kagabi dito. Maraming ilaw dito. Malayo pa lang. 40 miles. Nakikita na sila eh. Iba't ibang fishing vessel ng China. Ano yata kami yan? 3,000 watts, no? Pagkadaming ilaw ng fishing vessel na yun, ibang klaseng pangisda. Hindi lang siguro nasa 500 ilaw. Ang tansya ko siguro mga nasa 800 super light. Yung kagabi na maraming ilaw, puro Chinese po yun. Chinese yun. Paibot ng ribang. Ayan, idol, yun may ayan, ano ayan, pa ayan, kasama pa yun. Yan, kasama din yan. Meron kasing abot tanaw sa dagat na medyo malayo eh. Ito talaga, makikita mo, nasa harapan mo lang eh. Nagkaroon na ng tapatan. Alam mo yung parang sa mga cowboy movies, yung parang duelo, inaantay na lang kung sino yung unang bubunot. Kampo nila, sinisipat kami, tapos sila, sinisipat din namin sila. So nag-stay kami ng medyo matagal doon. Kung wala lang kaming hinahabol na oras sa punta sa Pag-asa Island, feeling ko magtatagal pa kami doon. Ito ay wala siyang kahit anong bandila. Mahirap magsalita. Ano? Oh, medyo may telescope din doon. Lalo sa puntot. Telescope tayo, umuhilaw siya. Hello, Chinese, sa likod ka. Ayun. Chinese ka. Nasa mga 240 feet. Ang kalita siguro ay mga 300 feet. So that means ang pinipili nilang lugar para mag-standby, 300 to maximum siguro ang 500 feet. Marami yan sila kasama dito, sir. Oo, sigurado. Ito siguro yung paligid na shallow area ng Rift Bank.
halos pinaikutan yung ang rep ng Red Bank at saka Naris, yung Naris Bank. Yan, mga rep na yan. Halos nagkakalap yung mga bisyon na China yan. Medyo mahaba na parang ang daming cabin na pwedeng tulugan. Pero wala akong nakikita na use ng boat na yun for fishing dahil kung hindi, dun sa likod, mayroong working area na mayroong crane. So it could be yung crane was of course a lifting mechanism yung for heavy lift. And then dun sa harap naman ng boat o proa, mayroong dalawang parang nakarol yung kable na hindi maintindihan. Wala siyang indication of any fishing gear. It looks like a working boat and they're laying out some form of, I don't know what, baka yung mga cables na nakarol yung po dun sa proa ng boat. Pang 35 na yan, pang 35. Nakikita ko dito ang flag ng Vietnam ito. Bakit dito? Mabinig. Sa ano natin? Nagtanggal na sila ng net. Oo. May huli na yan, Kap. Oo, may huli na yan. Wala, walang forward plan. There's nobody to play but us. Umpisa yan, pare. Bago magsimula dyan, nung panahon ni Era, remember, every day, 10 to 12 flights, mainland China to Puerto Princesa, mga Chinese. Oh, nung napuno na ng Chinese yan, tumalap na sila kung saan sa sinet up na. Yan ang style ng Chinese na Italy. Tumalap na sila. Nung walang pag-alam dito, hindi iniintindihan, pasok na yung fishing boats nila. Wala naman tayong asset para i-monitor yun. Agad itirahin nila si Duterte, ngayon lang tayo nagkaroon ng modern na vessels ang Coast Guard at Navy sa panahon ni Duterte. Sa mga nakaraan, walang nangyayari. Yung build-up ng islands, panahon ni GMA, Scarborough Shoal, Mandanao si Miss Ambales. Putang na ang pinanggalingan ng lupa para gawin yung kanilang facility ito. Pag-asa Pilipino ibe, this is a fishing vessel, Victor Retief. Pag-asa Pilipino ibe, this is a fishing vessel, Victor Retief. Wala tayong nasalubong na mga Philippine boat na nangingisda dito, puro Chinese. Sa kaliwa. Talagang ano eh, gigantic yung mga fishing boat ng ano, China. Meron na namang isa. Ito talaga magbibigay sa atin ng harm, ito talaga. Yung sa Vietcong, medyo mapapatawad mo pa eh. Kasi talagang traditional na fishing boat. Ito, hinaluan na nito ng panggugulang eh. Ano nangyari, Tol? Lampos yung timon. Saan ba yun to? Saan ba yun? Yung banda. May wire. Wala, lumuwag lang. Lumuwag lang? May... Ayos na, Kap. Okay na. Okay na. Meron na ang konting lumuwag na mga... Ito pala yung sa propeller natin. Ang timon. Sa timon? Opo. Mahipit na? Okay na. Pagkabina, Kap. Minagaanan na naman tayo isa kanina, Kap. Meron pa po ulit. Mayroon pa isa. Pero marami sila na pick up sa malayo. Madadaanan natin, Kap, ito. Madadaanan natin yan. Sip! Saan yung tol? Saan yung sinasabi ni Kap, tol?
Ito po, yan yan. Ito yung approaching tayo sa isang vessel, fishing vessel. Tumatakbo yata ito eh. Ah, tumatakbo yan? Tumatakbo kap, no? Ay, dito. Mga Chino. Yung may Chinese vessel to, cargos to. Cargo nga. Cargos. Cargo, mahaba oh. Ah, cargos. Mahaba no kap? Oo, oh, cargos to. Mahaba. Pagkilala muna tayo bago lumapit sa area ng Bandi. Pagkano na yan, hindi tayo kilala. Siya radar mo, Kap? Kita? Yung fishing boat nila malalaki. Mga ilaw, matataas, marami pa. Bira mo, 24 miles, nagigita na sila. Layo. Ah, po. Ito mga isla ito. Ang maliit, mag-insta yan. 10 braso. Lagpas ang po. Hindi lang 10, baka ah, lagpas pa 15 po. Oo, hindi lang 10. Sa private ko na 48 miles, nakikita saan sila. Yung ilaw ng fishing vessel ng China, malayo pa lang, mga 30 miles na aninag na. Pareho po ng mga dinaanan natin kanina umaga, yung may galamay, parang gagamba. Yung lahat yung na-pick up natin sa radar natin, fishing vessel ng China. Kaya malalaki, 64 miles na nakikita pa sila eh. Sa, ah, ganun kalaki? Nakikita sila sa ano sa radar. Lahat ng mga nakikita niyong maliliit na yan, puro Chinese vessel yan. Nakapaligid. Kahit hindi mo maano sa radar idol, nakikita mo naman yung ano eh, yung aninag ng ilaw nila paggabi. Kasi sobrang liwanag kasi maraming ano, maraming ilaw ang ginagamit nila. Napakalaga pa nitong radar na to, tol, ano? Talaga. Yun yung umiikot-ikot sa taas, pare, no? Apo. Victor, Victor, LMS Pagasa. Robert, Robert. Victor, LMS Pagasa. Quiet, sir. Quiet, quiet. Good morning,
Good morning, sir. Roger that po. Nandito lang kami, sir. Nagising ang mga tropa, sir. Nag-aantay sa iyo. So, medyo, ano ba, sir? Hindi pa maliwanag. Pa-okay ng araw, sir. Dahil pwede na kayo makababa, sir. Kopya po, sir. Kopya po. Maraming salamat po, sir. Eh, isang oras na lang ngayon. Ngayon, sir, kung gusto nyo mag-drop ang core, okay naman yan dyan. Oo, oh, sa bumper ng tabi. Yan na yung aglasa. Nung Mayo 11, 1956, nakarating si Tomas Kloma sa Pag-asa Island. Como ito ay kanyang nadiskubre, nung mga 1947, bumalik sila dun sa isang ekspedisyon. Ang sakay naman nila, lulan naman sila ng PMI-4. Yun naman yung kanyang pangalan ng kanyang ano, ng barko. Pagkatapos, kasama niya yung kapatid niya, si Pilimon, 10 ng mga... Siguro, nasa 40 katao yung kasama nila sa paglalayag. At nung May 11, 1956, nakarating sila dun sa isla. 4 na araw makalipas nung May 11, diniklara ni Tomas Kloma sa buong mundo na nakadiskubre siya ng isang isla. At ito po ay kanyang sinabi sa ating Secretary of Foreign Affairs. At dineklara niya nung July, kumbaga formally, sinabi niya ito ay isang independent state. Nung bandang 1970s, doon sa silangang bahagi ng Vietnam, yung Russian na mga scientist nakakita ng mga oil deposit dito. Kaya nung mga bandang panahon na ni Marcos, nagkaroon ng interes ang iba't ibang bansa at nangailangan na rin ng tulong si Tomas Kloma para protektahan yung lugar na kanyang nadiskubre. Pinakulong siya ni Marcos dahil kasi, kumbaga, nag-assert siya ng authority na hindi naman niya talaga, kumbaga, kapasidad. Kasi kung kahit na abogado si Tomas Kloma, hindi naman siya talaga admiral. Ngayon, nung pinakulong siya ni Marcos, naglabas sila ng kasulatan ng lahat ng deed of assignment, lahat ng waiver ng rights, ibinigay niya sa Republika ng Pilipinas. Binayaran yun sa halagang piso. Pinirmahan ni Tomas Kloma. At doon, nagkaroon na ng pagkilos si President Marcos. Nagpadala na siya ng mga sundalo at 200 sibilyan para maokupa yung isla ng Pag-asa. Welcome to Pag-asa Island. Tinatawagan pala tayo ng Coast Guard daw. Well, sabi daw ng Coast Guard, you are entering a Chinese Czech territory. Pakol, pakol! Ito naman na sa aming Victor, Victor. Then come to Portside, at dahatang, Victor. Yung nga, 3 days may ikit yung biyahe namin, papunta pa lang sa Pag-asa Island. Ilang araw nga ako namin binahin para lang makarating dun. Galing na botas ang yan sa Kalayaan na ilan. Ang nagsugat na mo dito ato ang mga Navy Coast Guard.
Tuwang-tuwa na ako at makikita natin yung mga kababayan natin doon. Pagdating ng pag-asa, mayroon na namang anti-gentis. Masakit sa ilong pagtusok. Siyempre, pagsalubong namin doon, hindi kami, although hindi kami bumaba agad kasi nga may protocol pa rin na antigen testing, lahat naman kami negative bago kami magpasya na bumaba. Para sigurado na negative kami sa sakit na COVID-19. Kasi safe yung community eh, walang may case eh. So siyempre, kailangan din namin i-ready yung sarili namin na dapat safe din kami pag bumaba kami. Oo oh, ha? Kinalaksak ko sa ilong ko yan, tol! Pare ko, ikaw lang ang gaganon, ha? Oo nga! Kanya-kanya, tol! Napakagandang islaw ng ano, kalayaan. Sobrang ganda niya. Para siyang paraiso sa Pag-asa Island. Sobrang ganda. Medyo naging at peace yung sarili ko. Nagpalipad na ako ng drone. Sobrang! Sa lahat ng mga pinagpaliparan ko ng drone, sobrang isa yun sa mga natatangi. Sa unang palipad ng drone, sa unang ikot pa lang, makikita mo na yung buong isla. Kung gaano ka-asul yung tubig, kung gaano ka-puti yung buhangin, kung gaano kaluntian yung mga puno, yung maliit na pamayanan nila, makikita mo rin dun. Yamang dagat yung nasasakupan ng Pag-asa Island. May mga time na nag-ikot din naman sa isla. Makita mo laging isla na yon, mapayapang isla, malinis na isla, magandang isla. Kaya hindi rin nakakataka-taka eh, na yung ibang bansa na yun, or yung China na yan, inaagaw sa atin yung isla na yun. Kasi mayaman talaga yung lugar na yun. Bukod sa malinis na karagatan, magandang kapaligiran, may mga kagubatan, may mga tanim. Although wala kang ma-experience na magandang signal, pero yung magandang tanawin sa magandang lugar at mababait na mamamayan, meron sila ron. May binibigay si Idol Robin, may mga pagkain supplies sa mga bata. No? Opo. Hindi lang po sa mga bata, sir. Ang dami po nun. Consolidate lahat, master, sa kampo natin, ha? Para makita ni Idol kung ano maradala. Siya nang bahala. Sino sila magiging coordinate namin, sir? Magiging skinawa namin, sir? Nandito po yung aming chief mate. Ano ba? Sabi ko, ikaw ang third in command dito, eh. Sir. Yan, siya po ang third in command dito. Sir, siya po ang... Po, bali, yung mami yan, sir. Yung mga goods. Pero pag abot dito, dito po gibawi ang among kalipay. Hinakot ng mga Navy. Namiyay kami na mga pag-ain, mga food supply, mga ice cream, hot dog, mga ibang-iba masama pag-ain. Naghakot ng mga ano, ng mga idodonate. Kasi yun nga yung pakay din. Tutulungan yung mga pamilya na nandoon. As a background, sir, this station was named after Iniliwiwanag, used to be the captain of the ship, the Philippine Navy, sir. Directly reporting to us, to me, all the sightings. Marine Corps, Philippine Navy, sir. Yung visa, sir, we're in. Dito ako nag-VTSR or video teleconferencing system. Nag-report ako ng mga lahat ng floating assets na sighted dito sa Pag-asa, include yung mga islands. Itong mga islands na merong nagmamigay ng mga personnel, sir. It's currently deployed in the other area. I'm going to go to the hospital.
Dito sa Pag-asa Island, mayroon tayong apat na sandbar. Yung tatlo doon, yun yung houseboat. Yun yung binabantayan natin na hindi makuha ng iba. Sa isla, we assert this is our territory, this is Pag-asa Island, this is under the Republic of the Philippines. This is the exclusive pinag-usul ng Pilipinas. Ganun lagi ang ano namin. Tower na sila ginamit. Saan sila? Ilang Jesus, Pat. Sige, tambay mo na. Ata, meron po silang tubig dito, ano? Magandang tanghali po! Magandang tanghali po! Pinapanang natin, Idol, yung mga supplies dito. Apo, apo. Sige po. Magandang tanghali po! Magandang tanghali, mga tol. Magandang tanghali. Tol, magandang tanghali, tol. Magandang tanghali, tol. Magandang tanghali, tol. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Opo, tara po. Magandang tanghali. Magandang tanghali po, ate. Kasi pagbabanga namin ng Pag-asa Island, makikita mo ron, puro Pilipino naman yung nakatira ron. Wala kang makita ibang lahi. Yun nga. Nung nakita namin yung mga tao, nandiyan na sila, dinadala na yung tulong sa kanila. Iba yung naramdaman ko dun sa pangyayari na yun dahil yung mga kababayan natin, higit sa lahat, kung meron yung dapat na lingapin, hindi lang ng gobyerno, no? Lalo na ng mga kababayan natin na merong magagawa, merong may tutulong. Kahit na maliit na bagay, kahit na anumang makakapulong sa kanila, tinatanggap nila ng maluwag. Parang mga 50 or 60 more or less yung families na nandoon natutulungan. At syempre, magpapasalamat kami sa lahat ng mga sponsors o mga nag-abot talaga ng mga tulong nila. Iniisip ko kung maubusan sila ng mga ano nila, pagkain, kung sinong magdadala ng pagkain, maghatid. Kasi bawal magbiyahe sa city, nag-lockdown. Kita naman natin sa mukha ng mga tao, masaya na binigyan sila ng ayuda. Agaan sa loob na may pumunta doon sa kababayan ko na nagdala ng tulong. Makalaking tulong para sa ating lahat dito, masundalo man, masibilyan, binisita tayo ni Idol Ruben Padilla. Yan o. No? So meron siyang binibigay rito, si-charge na lang si Island Coordinator kasi meron pang kaming gagawing activity ni si Ruben. Dadali ko rin doon sa headquarters namin, okay? So lahat yan meron kayo. Lahat yan, ma-ice cream, kung anong mga goods na dinadala ni si Ruben dito. Hati-hatian natin yan, no? Okay, thank you. Maraming salamat. Okay, salamat. Thank you. Sa akin ang karangalan, sir, na makasama kayo. Gusto-gusto ko kayo makasama. So, gusto ko maging part, maging bahagi ng kabayanihan ninyo, kahit maliit lang. Kayo yung nagirepresenta ng kalayaan natin. I'm proud na nandito ako. Being a Filipino, dito sa Rasayan sa Pag-asa, sinusulat namin yan, yung it is not numbers, but in unity that our great strength lies. Sa amin, sir, ang ibig sabihin yan, sir, paano naman yung marami kayo, tapos wala namang unity. Wala rin. So it's better to have few numbers of personnel, pero may unity kayo, may coordination, sir. Para ma-accomplish yung mission, sir. Yung yes, task yes, ko dito yes, sa Pag-asa. Yes, sir. Yan yung ano namin dito, sir. Una-una, yung ang itsura ng Pag-asa, ganito yan. Kung titignan mo sa taas, talagang dugtong-dugtong yan. Ay, nakakabit yan sa... Nakakabit ng
nabahura lahat yan. Na nandun yung Pag-asa Island natin kung nasaan yung airport natin. Sa katunayan, itong 2020, dati-dati kasi tatlo lang ang kinikilalang reef dyan, tatlo lang. Pero nitong 2020, yung munisipyo mismo ng Kalayaan, pinangalanan ulit ang Pag-asa Islands. Pag-asa Islands ang tawag nila dito. Dahil at mayroon ng apat na Pag-asa K1, Pag-asa K2, Pag-asa K3, Pag-asa K4. At may Pag-asa Reef 1, Pag-asa Reef 2. Yan ang kabuuan ngayon ng tinatawag na Pag-asa Islands na parte ng Kalayaan Municipality. Yung Kalayaan Municipality, yung malaki, di ba? Kasama na yung walo pang area natin. So, ang objective natin, K1 muna, ha? G1. Dito ay rental, Pag-asa. Good, Pag-asa, good, Pag-asa. Dito ay rental, Pag-asa. Yes, sir, good. This is Victor Retail. Okay, pati sa Victor Retail, hindi po pwede ang Victor Retail sa K1, K2, K3. Mabahura kayo din ka, pwede? Roger that, Pag-asa. Mag-rubber na lang sila. Babay, sakay kayo! Sakay kayo, mga ban! Malapit na tayo sa ano, sa K1, yung kuya niya, K1. Filipino soldier, alam na soldier kami. Nabi dulu lah soldier. I-reply natin mamaya, sir. Nakikita nila may Coast Guard. Alam niyo, mabay yung lente nila, sir. High-tech kaya sila sa amin, sir. Pero hindi nila nakikita yan. Kita pa rin, sir. Pwede natin sagutin yan. Ito, kasi mamaya, sir. China Coast Guard, with call number 5201.
You have entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China and infringe our marine rights and interests. Please leave immediately. Leave immediately. China Coast Guard with PAL number 5201. This is Naval Station Emilio Liwanag, Pagasa Island, Philippines. In accordance with international and Philippine national laws, we are currently conducting maritime patrol within the territorial waters of Pagasa Island, Philippines. All our activities are within the territorial waters of Pagasa Island, Republic of the Philippines. Over. Tanod baybayin ng China, 5201. Ito ang naval istasyon ng Emilio Liwanag, isla ng Pag-asa ng Pilipinas. Kami ay kasalukuyang nagpapatrolya sa karagatang sakop ng isla ng Pag-asa ng Pilipinas. Ang anumang aming aktibidad ay base sa pangkalahatan at sa batas ng Pilipinas. Ito ay aming teritoryo. Over. This is China Coast Guard. You have entered the sea area under the jurisdiction of the people of Pag-asa. As we know, our marine life is Importante nitong mga Pag-asa K na ito dahil kung sa ruling ng arbitral award, pag yung angat ka, pag high tide kita pa rin, mayroong entitlement yun na 12 nautical miles. Eh, itong tatlo dito, high tide yan, kita mo pa rin. Pag nakuha yan ng ibang bansa, sasabihin nila, amin yan, tapos yung surrounding na 12 nautical miles. Ganon ka-importante yon. May binibigay na territorial entitlement, territorial sea. Malapit ang bayang sa ilita. Kalalapitan ba natin yun, sir? Oo, lapit tayo mamaya. Wala na Ang katabi kasi ng Pag-asa, 14 nautical miles away, is the Subi Reef, na dati-dati ay lubog, low tide elevation. Wala siyang entitlement na 12 nautical miles. Kaya hindi siya magiging legal. Maski na ngayon ay 580 hectares na nung ginawa na ng China. Adyan ka na, Jim. Ang bayang ko, tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkuling ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Ayan po ang ating mga magigiting na sundalo rito. Thank you, Idol. Welcome to Pag-asa Island. Ayan po yung maingay. Ayan ka na, Jim. Time patrol
within the territorial waters of Pagasa Island, Philippines. Ang aming aktibidad ay base sa pangkalahatan kung makuha nila dito yung ano, yung isa sa mga sandikay dito, itong Pag-asa Cay, magkaroon na sila ng 12 nautical miles. Maging legal na yung sugiri. Kaagaw pa natin ngayon sa area na 12 nautical miles dahil itong Pag-asa Island ay 4 nautical miles lang ang layo dito sa Pag-asa Cay number 4. So, hati na tayo, no? Hati na tayo ng teritoryo dyan. Sa halip na atin lang yan. Eh, napakayaman yan. At saka, ang teritoryo sa atin ay mahalaga. Kailangan maging atin lang ito. Dahil tayo na nandyan, kaya pinapatrolyahan natin ngayon yan. Yun ang bilin natin sa ating detachment doon ng Navy, Marines, Army, Air Force na kailangan papatrolyahan lagi itong mga K na ito. Ayang ko'y aming ikaw Pilipinas tumal ang puso ko at buhay pa sa iyo'y bibigan tungkulin ko'y gagampanan lalagi kang paglingkuran ang layabo'y babantayan Pilipinas mong inahan. Base sa pangkalahatan at batas ng Pilipinas, ikaw ay naapisurang umalis. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine territorial sea. You are advised to leave the vicinity immediately. Laut. Dito lang kami rito. Nung nasa ano na tayo, nung parating na tayo dun sa malapit sa Pag-asa, kumbaga kahit na wala pa doon sa mga teritoryo ng mga Chinese, nakikita na natin sila, meron na naman nakaangkin. Kumbaga meron na naman parating na, eto hindi naman nature ang kalaban mo dito. Tao na, meron ng human intervention. Sasabihin sa'yo sa radyo na this is Republic of China, di ba? Pinapaalis ka dun sa lugar na kung saan, alam mo, teritoryo pa natin. Talagang totoo rin talaga yung mga intimidation na ginagawa nila yun. Matindi yung sitwasyon na yun dahil kasi... In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine territorial sea. Hindi yung natatanong mo lang. You are advised to leave the vicinity immediately. Eh, hindi siya makalapit dahil kasi mababalaon siya eh. Naka, ano kami, naka rubber boot kami. Eto na. Meron na kami natatanong na ano. Nabagyo! Ang matindi pa, nasiraan kami. Ayaw, kahit anong hatak ng kasama natin, ayaw buba na nung lakas. So, napakahalaga sir yung ano, na may backup tayo dito sa dagat, hindi yung nag-iisa lang na rubber boat talaga. In case of any untoward incident like ganito sir, na kanyari kami na pinabot siya ng gabi, napakaya. Dito kami sa dagat sir, dito talaga yung nasa mga pangyayari dito. Mamatay ng makina, nagit na ng laot. So, bahay, kubo, daga. Shortcut na gagawin, hindi na mangyayari yung shortcut. Iipot tayo. Bahay, kubo, daga. Kaya, wala, wala na pare, may hilo ka pa ba? Nagkakirya lang kami rito. Ito, ipanggap na kami ng BN.
lalayo ako para makabuelo kayo. Para makabuelo mo ng duwelo-duwelo. Makabuelo ko lang ako dito. Sir, parang sinasabi na dito na daw muna ako. Kaya tayo ngayon sir, makailan muna tayo sa tropang Coast Guard. Ayan ang maganda makita, ayan ang papel ng Coast Guard. Alam mo, to the rescue siya. Doing their duty. Pagkita naman ngayon, tayo manilahin. Oo. Victorincel. Victorincel. Aputin na kami, inihila kami ng Coast Guard. Nasa likod kami ng Chinese Militia. So, ngayon, iniilan na kami ng tropang Coast Guard. Papalik sa show. Power room na so, magandang experience to sir. Yes, hindi natin na ano nga eh. Hindi naman talaga masasabi natin yung kung ang mangyayari sa dagat sir. Sa camera malayo yan pero lapit na po niya. Yan yung export namin to. Kita-kita yung yun ang banderang pula. It looks like a parang trawler, di ba? Na doon sa likod may malaking boom, malaking mass. Kung sa trawler yun ang ginagamit na pang-launch sana ng net nila. However, yung kanyang likod po mismo, it's flat na hindi yung ramp type where you can hold back yung net mo. Ito, it's really a normal boat na mayroong boom or mast dun sa likod. But on front of that mast is a very big roll of cable again na you can actually use yung mast na yun to set that cable out. But not a fishing gear. Dahil a fishing gear, dapat yung likod nun medyo rampa para when you recover yung net, doon umi-slide yung net mo towards para maipasok sa deck ng boat. Malapit na tayo, Sir Padre. Oo, Sir. Bayan po ang ikaw Pilipinas po ba ang puso mo at buhay man sa Yeah.
kasi madaming sinasabi na sila ay mahal nila yung bayan. Bihira yung mga pagkakataon na makakasama mo talaga yung mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa bayan. Nag-aalinlangan, hindi. All the way, magmula nung dumating kami, hanggang sa umikot kami, hanggang sa ngayon, na hinahatak kami ng Coast Guard. Hindi nawawala yung ano, yung pag-ibig sa bayan. Hindi naman tayo magkakakilala, mga tol. Ngayon lang tayo nakita-kita lahat, pero parang ang tagal na natin nag-inuman sa kalsada. Parang ganun ang pakiramdam eh. Parang matagal na tayo. Parang mga kumpare ko kayo sa mga anak ko. Parang kumpare ko kayo sa mga anak nyo. Ganun ang pakiramdam eh. Kasi may common ground. Ganun yung common ground. Mahal natin ang Pilipinas. Mapanganyaya yung tubig. Nagtalo lang kami. Proud na proud talaga eh. Mapapaligo ka talaga sa ganda ng dagat nila. Malinaw. Kung saan kami pumarada, katabi lang nun, ano na, para sa malaking swimming pool. Tapos walang para sa bata. Ganun yung dati. Happy, happy, happy birthday sa'yo ang inumin sa inabulutan. Happy, happy, happy birthday sa lahat ng happy, happy, happy birthday! Sana'y malasing mo kami! Actually ako po sir, tumira dito since 1999 pa po. Nung unang apa ko po dito sa isla na to sir, bali na hire po ako dito na magtatrabaho po ng construction. Mula nung 1999, nung pagpunta ko dito, nung naka-apak ako dito, dati kasi walo lang kami dito na kwan po, yung civilian. Pagbaba namin nung 1999, kasi kukaunti lang din ngayon tao dito. Parang nagustuhan ko na tumira talaga dito. Nabanggit sa akin ng dating mayor, si Mayor Rosin Dumantes, kung pwede daw akong kunin na mag-employ na lang dito sa kalayaan.
Unang-una sir kasi nakita ko yung isla na to. Kasi noon sabi ko may picture to na madidevelop yung isla. At saka isa siya sa tahimik na lugar sa buong parang Pilipinas natin. This pool siya. Dati po kasi sir yung nangingisda dito, kami lang din. Wala kaming dyan, walang malalaking mga barko na nangingisda dito. So ngayon mula nung may mga pumasok na barko dito lang sa paligid namin sa Isla Alos. Walang ang 1 mile dito na yung tiyatawag nila na super light. Dito na umiilaw sa gilid natin. Yun po medyo talagang humina na yung huli namin. Lahat kami dito naman isla napapansin na namin yun. Kaya nung nalaman po namin na yung umiilaw pala na ganun kalalakas ang ilaw, kasi sa atin naman po sa bansa natin sa ko natin may batas po sana tayo may batas po yan na bawal umilaw ng ganung kalalakas sa within 12 miles sa isang municipal. Nalaman po namin na yung umilaw pala dito hindi po sa atin na hindi po mga Pilipino kundi Chinese vessel po yan. Dati maglaot kami yung isang balde namin saglit lang namin huli ngayon. Talagang napakahina na rin sir. Tiyambahan na lang din kumakauli ka ng ganun sa isang oras. Pangalawa sir, yung ginawa nila po dito sa paikot ng isla natin namin, yung pinangsira po nila yung mga bahura talaga dyan, tinalkal nila ng Conan Chinese. Mula po yan 2012 hanggang itong 2018, yan yung ginagawa nila dyan sa may bahura namin dito. Inubos nila yung mga coral sa malalaki. Hindi po namin alam kung saan nila dinadala. Yun po yung malaking epekto sa amin pagdating sa pangingisda kasi yung mga bahayan ng isda, yun ang kinuha nila talaga, sinira nila. Kasi kami ngayon sir, dito lang po kami bahagi ng dagat natin, medyo hindi natatakot maglaot. Pero ngayon, pag pumunta po kami doon at makita nila yung bangka namin, lalapitan kami ng barko nila na yung sa Coast Guard ng China. Apo. Lalapitan kami noon. Pag cancer, siyempre kami naman, yung mga, ito lang naman yung bangka na gamit namin, ay natatako din kami na baka hindi namin alam kasi hindi natin sigurado kung anong nasa isip ng mga yan. Ang ginagawa namin, umiiwas na lang din kami, babalik na lang kami dito sa isla. Yun sana yung gusto namin na talagang masolusyonan kung paano natin, kasi yung isla naman na, yung bahura naman na pinupunta namin, alam naman namin na sa atin talaga yun. Sakop ng munisipyo ng Kalayaan. Yun po yung kanamin na katanungan namin sa kanamin na sana yun ang masolusyonan na mapag-usapan sana sa taas. Na wag naman sana kami laging ibablock ng mga barko nila pag pumupunta kami doon sa mga sandbar na alam naman namin na sa amin yun, sa atin, sa Pilipinas. Sa mga sundalo po dito, very protection po sila sa amin, sa mga civilian, sir. Hindi po sila basta-basta lalapit, sir, pag nakita nila na may nag-aalalay sa amin na mga military. Sila po yung siguro yung mga politiko natin, iwasan na natin magsasalita na hindi totoo. Kasi sa totoo lang po, kung nakakarating sila dito, yung mga sundalo po natin, kahit po walang sasakyan na malaki, ginagawa po nila yung trabaho nila para yun yung kung ano po yung order sa kanila sa itaas na mag-seaborne patrol, kahit po maalon yung sinasakyan po nila, rubber boot lang. Para lang maikutan yung isla, ginagawa po nila yung mga sundalo natin. Kaya yung mga politiko natin sana nagsasalita, iwasan din sana yung, siguro mas maganda yung magawa na lang sila ng mabuti sa bayan. Unang-una, tulungan nila yung ito yung West Philippines na ma-resolve yung problema. Hindi yung lahat lang nagsisiraan sila. Minsan kasi ako nanonood ako ng TV. O sabi ko, hindi naman nangyari dito, bakit gano'n nilabas doon? Sa totoo lang, sir, kung ano man ang pangyari dito sa isla natin, na ano ba, hindi naman namin na hindi masolusin yung issue, at yung ano man, handa po kami lumaban dito, kasi sa totoo lang kami, umiingi kami ng na maturoan kami kung ano man mga kwan ang dignit sa militar, kasi alam namin na pag-ukis na kwan, isa kami sa mga katulong na para itanggol itong isla na. Handa po kayo ipaglaban ng Pilipinas? Yes po, sir. Kung may batas nga lang na pagdating ko na kahit civilian kami lang, pwede kami tumulong sa military, ako gagawin po, sir. Para lang ipagtanggol yung bansa natin. Maraming salamat po, Manong. Kinikilabutan ako, Manong. Naiiyak na tayong dalawa.
Idol, ito yung mga bata dito sa ano, Pag-asa Island. So ngayon, magbibigay siya ng una chocolate. Ah, ito, ito. Chocolate po to ha, chocolate. Sino pang wala? Yun. Yun. Meron pang ibibigay si Idol sa mga batang nag-aaral dito sa Pag-asa Island. Nag-aaral na rin pala ito si ano, anong grade school na? Grade 2. Ah, grade 2 Idol. So kailangan mo rin ng pambili ng ano gamit sa school? Ah, punta ka kay Kuya Ruben, kay Idol ha. Okay. Oh, say thank you. Paglaki mo anong gusto mo? Piloto po. Idol, gusto mong maging piloto? Ba ayong magsundalo? Adi meron namang piloto na sundalo eh. So Philippine Air Force, pwede ding meron din sa Navy. So alin ang gusto mo doon? Philippine Air Force. Okay, thank you. Good luck sa ano, mga study. Kuya, samahan mo. Thank you ha, thank you. Salamat po. Salamat po. Mami. Mami. Anak, mag-alcohol ka pag bigyan mo kay Mami ha. Munting isa, ang kahulugan ito makikita. Sa iyong hangin, ang basang alo'y kararamdaman. Kay ganda o kasa, narating mo na ba ang isang ng kalayaan? Handa ka ba ang ipaglaban? Kalayaan sa kanluran ng Palawan. Kalayaan natin ito. Galing! Idol, ito yung magpasalubong ko sa'yo. Ah, galing ba? Lako naman, ano? Ano ba ito? Danggit, tsaka mulmul. Ha? Pakihawak mo nga, Tol. Ito yung mga mulmul to, maming. Asan yung danggit? Ha? Pero tinanggal na yung tinik niya. Ito ba ang danggit dito sa Pag-asa? Aba, maliit! Thank you, Atol, ha. Salamat, Atol. Thank you, Tol, ha. Thank you, Tol, ha. Salamat, salamat, Tol. Salamat. Ngayon, may par pumupunta dito. Yung nakaraan araw na dumating sila, tapos ng umaga, nakausap namin doon sa baryo. Nangailangan daw sila ng tao para magtira sa bawat isla. Bawat isla, sa parola, nagagawa na sila ng tatlong building.
para tirahan ng mga tao. Kukuha sila ng sibilyan upang magtira sa isla na yan. Tapos, libre daw ng bigas, pagkain, wala pa sa pagkain nila, pati gamot yata, tapos may sahod pa sila. Para lahat daw yung isla, lalagyan daw ng tao. Tulad ng kuta, panata, hanggang patag, tatayuan nila ng building. Yun, nare-recruit sila ng tao, civilian, kung sino ang gusto. Libre pa daw, may bangka pa sinabibigay, pati makina, yan, gasolina, ganyan, kumpleto na. Yung huli nila, kanila, sa civilian na rin. May sahod pa sila. Nag-observe din sila sa tabing dagat kung anong nangyari sa mga corals. Yun, sinasabi na rin namin na yung corals natin, karamihan patay na. Cyanides, pati dilamita pa. Yung mga Vietnam yun, yung Chinese hindi. Ah, Vietnamese po? Vietnamese yan ang nagabungbong pati... Ano po tawag nyo? Ah, bungbong. Yung sumasabog. Apo, bungbong? Bungbong. Gusto ko yung mga kasama. Gusto ko maging part, maging bahagi ng kabayanihan ninyo. Kayo yung nagrepresenta ng kalayaan natin. I'm proud na nandito. Naninindak sa sarili nating lugar doon sa pinuntahan natin sa Pag-asa. Paglabas pa lang natin ng pier, kung ano-ano nang naririnig natin sa radyo, pinapalayas tayo na mismong sarili nating lugar yun. Why we alter our course? This is our territory. Over! All our activities, including international, and international laws,
fire immediately. This is our territory. Over. Narinig ko, may dala akong handset radio, kaya narinig ko na nagkanta ng Lupang Hinirang, kaya nakapasaludo ako. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, Lupang Hinirang, bilang ka ng magiting sa manlulubig, di ka pasisil. Sa dagat at mundo, sa simulya, sa langit mong bagaw, may bilang kantula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at may tagumpay na naghinilin, ang bituin at araw niya kailan pa mali magdidilim. Lupa ng araw na anwal at yung pagsinta, buhay ang langit sa pangitin tayo ng bandira. Hindi tayo natatakot sa mga inisus na yan. Maririnig yung mga sa radio challenge na sa amin. Philippine Coast Guard Man, D4 Vessel, BRP Francisco de Gohoy, MMOV 5002. In accordance with international and Philippine national laws, we are conducting lawful maritime operations and we are proceeding on our planned route. Over. Nagsalita na si Gabriela Silang. Nasa BRP de Gohoy. Pambira ka. Ando pala si Gabriela Silang na magandang boses. Hindi natin nakilala. Ito po, nakatayo na po ang bandila natin sa Pag-asa Island. Wawagawagay na ang ating tawad sa Pilipinas. Mabuhay ang Pinoy, mabuhay ang mga Pilipino. I went to Pag-asa Island to personally see our troops. Sa ngayon, mayroon na tayong mga stations dyan sa Pag-asa, sa Kota, Panata, Likas. Mayroon tayong mga tropa dyan. May armed forces. Wala akong pangarap kundi mabisita kayo dyan. Tumataang kami dito para sa inyo, mga kabayan. Director, maraming salamat. Gusto ko rin na rin sana makita. Over. Roger that, Tol. Roger that. Yun lang talaga ang pakay namin eh. Tayo ka namin dito, over. Roger that. Dadalang ko kayong kambing. Meron ba tayong lulugaran dyan? May tutulugan ba ako dyan? Hindi natin bibitawan ang diskusyon natin dyan. Nakausap mo mga sundalo doon, di ba? Okay. Yes, sir. Okay. Nararamdaman mo ba kanila? Oo, dahil po. Gabi nila. That's why we need to construct building facilities, recreational facilities, considering that they are in isolation, napakalayo yung lugar.
Okay kayo, walang may sakit dyan, Don? Okay kayo lahat? Oo, ito lang. Malusog naman kami dito, Robert. Yung tatlong buwan bawat dito, bawat steam nila doon, eh, pinagtitiisan nila yun. But there's really a need to put up more facilities for our forces. Kung konti lang ang population na, pero unified na yun ang tatlo. May unity talaga doon. Kayo ngayon, nangangalaga ng kalayaan natin, Don. Kayo ang pinagmamalaki natin, Don. Sa totoo lang, kapatid, buhay na buhay ang ating pagmamahal sa bayan dahil sa inyo. Hello, dear idol. Maraming salamat. Kayo ang nagbibigay ng lakas ngayon sa mga Pilipino, Don. Dahil sa inyo, nagkakaisa ang mga Pilipino. Kaya, Don, sisiguraduhin namin at namakasama namin na malaman ang ating mga kababayan ang sakripisyong ginagawa ninyo para sa inyong bayan. Itong awitin na ito, talagang para sa inyo ito. Walang ibang pwedeng umawit ito kundi kayo. Ang bayan mo, tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso mo at buhay mo. Nagising po ako ng 5:30 po. Siyempre, madilim-dilim pa yun. Tapos pumasok ako ng pilot house, tumingin ako ng radar. Sabi ko, ano kuya, ito napipick up na to? Kasi parang literacy siya. Sabi ko, hindi naman ito barko. Tapos sinukat ko sa navigational map. Sabi ko, parang panganiban to. Kasi yung pag-aalam ko ng panganiban, mga corals lang yan, bahura. Mga corals. Kaya ngayong pagka-umaga na, mga 6 na maliwanag na, sabi ko, parang ano, parang syudad. Yun yung nakakalungkot doon, idol, kasi yung dating mga corals, ngayon mga building na. Tapos yung dating mga isda yung nakatira, ngayon mga Chinese na nakatira doon. Malaki, mahaba, idol, malaki. Kasi yung pagdaan doon, yun nga, na-videoan ko yung pagdaan natin doon. Pero nakikita talaga, parang syudad talaga, titingnan mo kasi ang haba. Tapos ang tataas ng mga building doon. Kung iisipin mo, nasa gitna na yun. Galing tayo ng Pag-asa, tapos papuntang Kayungin. Halos nasa gitna na yun. Patapos na ng duty ko yun. Diretso yung direksyon natin sa Ayungin Shul. Tapos sila pa ganun, mahina yung takbo nila. Dire-diretso tayo. Sinundan pa tayo ng fishing vessel. Inarang tayo, pero hindi naman tayo minto. Tuloy-tuloy tayo. Talagang inarang po pala tayo? Opo. Inarang tayo ng barko nila. Kaya lang hindi naman tayo minto kahit na tawag ng tawag sa atin. Yung sumunod sa atin, Chinese Coast Guard, yung doon din sila galing. Yung lagi sunod tayo ng sunod, yung pumunta tayo sa may Sierra Madre. Doon umikot tayo kasi sa lapad ng bahura, hindi rin makakapasok doon. Kailangan natin umikot. Yung sunod pa rin sila ng sunod sa atin. Inabangan tayo. Malayo pa lang, may nagra-radio na Chinese Coast Guard. Hindi namin sinasagot. Chinese Coast Guard po yung nag-arang. Tapos sunod po na sunod sa atin. Malapit na po mga, siguro mga nasa 3 o 2 nautical miles sa atin. Yung distansya niya. Pwede mong, sinusundan tayo. Pero hindi rin sinatawagan. Sumusunod lang sila sa atin. Siguro nag-tukuan nila kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung fishing vessel ba yun o may mga nakasakay na mga militar. Talagang hindi tayo titigil. Sa atin naman, karagatan yun. Tapos naghinto lang sila doon nung nandun natin sa loob. Nung nag-angkor na tayo sa tabi ng Sierra Madre yun, naghinto. Hindi naman sila pwedeng humabol doon. Mababaw na yun. Siyempre, masaya ako ay doon. Napatigil natin sila. Tayo tuloy-tuloy. Panganiban base. May mga istruktura ng Chinese doon. Panganiban rin.
Bakit stall? Yan yung mga Chinese. Marco, this is Victor Reddy. Tatay mo yan. Sir, mabuhay. Magandang umaga po sa inyo. Pwede ko sir. Magandang umaga. Maraming salamat. At kamusta yung gahing sir? Maayos na maayos po. Purihin ng Panginoon. Ang mission namin ngayon, humanap ng isda. Kanina kausap namin, kapatid, yung Navy. Kaninang madaling araw, hindi kami maaring lumapit sa inyo hanggang 10 nautical miles lang kami. At least 3 to 4 nautical miles, sir. Marami ka ng mga isdang pato, sir. Napakalaking bagay sana kung makakita kami talaga ng isda. Tawag kami ngayon sa 5002 dahil dyan nakasalalay ang pagdating ng mga fishing boat. Kapag positive kasi at na-report namin yan sa home base, may pag-asa na tumami ang fishing boat dito at maramdaman din lang itong mga Chinese ang presence ng mga Pilipino dito. Okay. Hello, sir. Sige, sir. Subukan ko nilapit dyan, sir, doon sa nakausap ng pato, sir. Tingnan ko lang yung pinaka-accurate na position ko, sir, kasi ayon dito sa na-detect ko, malapit kayo sa bakura ng mga kaibigan nating inject, over. Ayong insol, yung Coast Guard na nakabuntot kanina, uminto na. Kasi kanina, ang distance natin sa kanya is 2.2 nautical miles, ngayon almost 2.4 nautical miles na. So, hindi na siya sumunod. Idol, ipaalam ko na sa sabi ko na namin. Pinapayagin naman tayo pang isa dito, sir. At nabantayan namin kayo, okay? Yun. Ayun, huli. Roger that, sir. Standing by lang po kami. Fishing na kami, sir, ha? Go, sir. Roger. Feel free, sir. Kasi ating naman ito. Pahinga rin, sir. Pahinga. Kaya na, sir. Okay? Roger that, sir. Roger that. Thank you, sir. Abangan nyo, sir, yung mga dala namin na ice cream. Tsaka may siomay pa dito. Roger, sir. At matagal-tagal na kami hindi nakatikim niyan, over. Roger that, sir. At very excited kami na matanggap niyo, eh. Totoo lang, gusto namin talaga dyan kami, eh. Yeah, pero, sir, bali. Umpisa pa lang to, sir. Baka sa susunod, bigyan na kami ng clearance. Roger. Sige, sir. At malugod din namin natanggapin, sir, ang inyong ibinigay. Maraming salamat, sir. At this is Vargo, stopping by. Kuya! May boya! May boya to, no? Sa po ba, sir? Pwede yan dito, sir? Hola. Ya, cuando estoy en el mundo.
natin isang pasalata dyan, sir. Ha? Sige na sa akin. Don, ice cream! Thank you, sir. Thank you. Marines. Galing kami kay Sir Tibay, kailangan ni Sir Tibay. Pag-asa, sir? Oo, pag-asa. Siya ang nag-alaga din sa amin doon eh. Ayun, sir. Nakita ka, sir. Dito si Sir. Sir. Sir Villela, Lieutenant. Sir. Sir. Buhay, sir. Nasusunod, sir. Baka sakaling bigyan na ako ng clearance doon. Ayun, sir. Ayun, sir. Sir. May nakatambay rin pala tayo, sir, ng off-guard. Oo. Sa labas, sir. Ibabanday rin pala. Okay. Si PRC Ramon ng karakter. Oo. Doon din sa pag-asa, meron si Kaguhoy naman. Kaguhoy, sir. Kaya, ano, salamat. Salamat, mga tol. Sir, hindi na tayo nakapagpakuha ng picture. At? Nakapagpakuha dito, sir. Ah, GoPro, GoPro. Nakapagpro din si sir, eh. Pagka, sir. Diba ako kasi, nadali kami ng sekwatera ng Ano po yun? Dito rin sila service mo nagdang po. Baligin ay din namin sila service itong pantay na. B-Bar? Hindi na. UP. UP. UP, sir. Ah, UP, oh. Nag-conduct sila ng maring dito. Ang labo naman nun eh, di ba? Sa bahay mo. Ngayon pinapalit sa bahay mo. Hindi naman pwede yun. Nakabagulang rin yun. Kaya very proud po kami sa inyo, sir. Very proud po. Thank you, sir. Na-appreciate you, sir. Sir. Pag na-approve, sir, ha? Bigyan mo ako ng accommodation dyan, sir, ha? Bigyan mo lang ako ng isang ano dyan, sir. Hammock, ayos na. Meron na. Meron na, sir. Meron na ba hammock? Meron na. Meron na kanda na doon. Talaga doon, yung mga taga-Palawan katulad sa atin, taga dito,
kung lalagyan talaga ng fishing vessel doon, maganda rin po doon kasi marami talaga isla doon makukuli. Kasi doon talaga yung buhay na buhay yung mga mural, yung mga baso buhay na buhay. Kaya masasabi mo talaga na marami talaga isla doon. Sikap talaga eh, oh! Kasi simple doon. Positive naman yung aming ano, ginawang fishing. May isda nga dito. Di naman naging mahirap. Ano po, kapitan, ng isda? Kapli pa na, kap? Eh nga, baka siguro sa discard ng pang isda nila, may cyanide fishing. Siyempre, yung mga hindi na malumutang, nakain naman yung laso. Yung nakakain na isda, ayun yung may nakain ng mga tropa natin. Kaya posible ngayon yung daily lang paglaso. Delikado pala talaga yun, tol, ano? Delikado yun natin. Kasi isda nga, may buhay, namamatay. Tawa pa kaya. Buti ka. First time mo muna ka, ano yan, sa tagal mo sa fishing? Hindi ho, sa Pilipinas, automatic sa din dynamite fishing. Kasi mayroon tagal nagda-dynamite fishing siya din. Pero yung cyanide, idol, hindi kaya ng Pilipinas. Dahil kinakain din isda din. Lalason yung isda, eh, kumakain mo yan. Kung pamilya mo kakain, hindi kaya ng Pilipinas yung ganyan. Pero bakit nila sila cyanide? Yun, siguro, sir. Discarded na yung ganun. Pero sa Pilipino, sir, bihira yung ganyan, sir. Pero tingin ko, di kaya ng Pilipino yun na isipin mo ng mga sahay doon, huli yung isda na yan. Eh kung di mo mabenta yun, kakain ng pamilya mo yan eh. Diba? Di Pilipino mo ng lasag dyan. Ang mahirap niyan, mag-in-export sa atin yan. Oo. Tigurals, namamatay siya sila. Kaya ng pati-gurals. Tapos highlight po, namamatay. Oo, namamatay yung gurals din. O, sipin mo, sabi ng teniente, o ka, na magagaw siya eh. Ano yun? Sir, report lang po kami sa inyo, sir. Ano na yung aming mission, sir? Nakapagkatapos na po yung fish spotting namin, nakita na po namin, sir, mayaman ang dito. Maraming isda, sir. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa atin doon sa Pag-asa Island at saka sa Ayungin Shoal, akala ko tapos na. Oo, kasi nakaalis na tayo ng payapa eh. Wala na tayo masyadong pinoproblema. Tapos, bigla na naman tayo nakatanggap ng tawag sa radyo. Eto, sa pagkakataon ito, hindi na Chinese, oh, hindi na sa Chinese kasi baka challenge na naman eh, no? Nakatanggap tayo ng tawag sa Philippine Navy naman. Sa BRP Alcaraz, no? Ito yung second vessel patrol ng Gregorio del Pilar. So, mga bandang alas 8, ala natin, makapagpahinga na tayo. Biglang sinundo ang kasamang Robin, tsaka si Pinalong Dumayon. Sinundo tayo sa gitna ng salaot, mga speedboat ng BRP Alcaraz. At dinala kami doon sa barko. Itong biyahe na to, puro test, ng PCR, ng antigen test. Ayun yung protocol. Pero ganun din nangyari sa amin sa barko doon. And then we were led up to the state room of BRP
Alcaraz. Kinamusta kami. Okay naman kung sinaktan tayo. Wala akong sakitan ganon. Pero naikwento namin yung mga pangyayaring nakita natin sa Laut. Yung mga barko, mga fishing vessels ng China, ng Vietnam. Galing tayo sa Pag-asa. Gusto din malaman ng ating Philippine Navy. Anong sinusundo ng our own point? Shadu an la ilaha illallah, shadu anna Muhammad Rasulullah. Hayal as-sala, hayal al-falah, kankamati salah, kankamati salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Madaling araw ulit. Bumaba kami na naman doon sa gangway ng BRP Alcaraz. Sumakay ulit kami doon sa kanilang speedboat. Napakatulin talaga ang speedboat na yun. Kasama namin tatlo yata o apat na Navy personnel. Well, I invited the attaché of China here in the Philippines. Told him that the West Philippines is ours. May mga nabangga sila, no, na mga maliliit na bangka. Iniisip ng nakararami dahil sa threat ng national security, dahil merong mga ibang mga banyagang umaaligid sa kanila. Nagkahalo-halo dyan. Mayroon talagang dispute dyan. Yung Pag-asa, 232 sa Palawan. Nautical miles po. Pero ang Pag-asa, 540 nautical miles to Hainan. Dyan, ganyang kalalayo. So paano sila napunta dyan? Siyempre, masakit din. Kasi atin yan eh. Tapos isa pa, pagsabihan ka ba ng ganun, lumayas na kasi, lumayas na kayo. Hindi naman siguro po maganda yun kasi atin yun eh. Yung 12 nautical miles sana, na ngayon ay nasa Pag-asa lang, ay aagawin pa yun. Arbitral ruling na yan. Isinampa lang yan nila dating Pangulong Aquino matapos mawala sa atin yung Scarborough Shoal. Yung malaking kawalan talaga ngayon dahil gawa nung hindi na kami makahanap buhay ng maayos. Dahil nga doon sa standoff, Kesyo na broker ng Amerika daw na joint pullout. Tayo naman, following the American lead, nag-pull out tayo in China, decided to stay. Papasok pa lang ko, nakaharang na yung mga rubber boat sa Bukana. We lost that, nag-file sila sa ICA, International Court of Arbitration. Pinagsasabihan na lang sila na pilitin papasok kapag pinagtatabuyan sila doon kasi mapapahamak din lang sila. The biggest failure in the West Philippine Sea or the biggest loss of our territory was done both under Aquino terms. Ibang pangulo ng Pilipinas eh, walang nagawa. That was when China was not even a world economic power. Tapos ngayon, you expect na itong arbitral ruling na walang ngipin ang gagamitin mo laban doon sa pinakamalakas na pinakamayaman na bansa. They're claiming it to be a victory. How can it be a victory? How can you fight a match by yourself and declare yourself winner? Of course, you have nobody else in the ring with you. When I visited the Pag-asa Island, nakikita ko pa rin, nandun naka-anchor yung kanilang mga barko. Na minsan, napanghihinaan sila ng loob na kapag sila nanguli, nakikita nila, or nangingisda, nakikita nila yung ibang mga lahi, kumukuha ng mga giant clams, nagsasayanite, ganyan. Na-notice din natin na may mga nangungolekta ng ating endemic species. And this is against the CITES law. No? It's part of the UNCLOS. Kasi sabi ng China, amin lahat yan. Sabi ng Vietnam, amin yan. Sabi ng Pilipinas, Kalayaan Island Group yan. O, paano yan? Unang-una, we need additional facilities. Considering the distance of the Pag-asa Island from the mainland Palawan. But the challenge there is yung logistics. Deliver the construction materials, no? So that's one of the challenges. Kung wala pa yung mga yon, hindi pa na ilalatag mga yon at biglang dumating yung mga private sector, we will be caught off guard. Hindi kami handa sa pag-unlad. At i-develop yung ibang island na atin talaga. Pag nagpapatrolya tayo, sa kanila daw. Hindi ko order yon, order ng Pangulo yon. Huwag niyong iiwanan yan. Huwag niyong iiwanan yan. Hindi sila alis doon, lalaban yon. Pero
bakit natin pababayaan na malulugi sila, nabihado? Well, the armed forces, as mandated, we should be ready. The crew of Victor 88 saw it on their naked eyes na nandun yung military, nandun si BFAR, nandun si Coast Guard. Hindi naman tayo ganun kalakas. Di magpalakas muna tayo. Mas maganda tingnan natin sa perspektibo ng mamamayan para maintindihan natin kung sino yung mawawala ng pamilya. Ngayon, yung maliit na populasyon na yun sa isla, wala po kaming doktor. Paano pag kami magkasakit? We cannot afford na maraming mga pamilyang Pilipino ang magugutom. Ay pag magkagulo, kagera, doon mismo sa lugar namin. Nakakita tayo ng mga insidente sa kasaysayan na isa lang ang bumaril sa Philippine-American War. Isa lang ang bumaril doon. Nagkasunod-sunod na ang trahedya. Sasabihin ng mga opisyal ng gobyerno, gigirahin pala. Paano ng mga anak namin? Paano na yung apo ko? Wala na. Anong papakain ko na malayo pa lang ko sa dagat, sir? Nandiyan na nakasalubong, hihingi na ng pambili ng tinapay. Ano pang maibigay ko kung mag-gira na dyan? Mararamdaman yung gira kay malapit mismo yun sa pinag-aagawang isla. Paano naman kami dyan na napiktuhan? Eh sila, mayayaman sila, di walang problema sa kanila. Yun ang hindi nila naisip. Maraming mamamatay na inosente. Dahil kung talagang tapos sila sa pag-aaral nila, bakit nila naisip yung ganun? Hindi nila inisip kami mapiktuhan. Gusto nilang magira. Kaya ba nila kaming isalba? Makampihan ba nila kami? Paano na yung pamilya namin? Andiyan kami naghanap buhay. Kaya ba nilang buhayin? Diretso kami ng Ulugan Bay. Makikita mo talaga kagandahan ng Pilipinas doon sa yung pristine waters, yung calm waters, yung breaking dawn. Makikita mo yung mga lupain natin, yung mga isla ng West Palawan. Maganda, ganda talaga ng Pilipinas. Pagdating doon, sinalubong kami ni Vice Admiral Enriquez Ramil. Robert Ramil Enriquez, WESCOM Commander. Paano mo protektahan niya? To sustain our presence, we really need to develop the place. Yung support facilities natin, like yung fuel depot, airport and seaports. May ginagawa ang DOTR doon, sheltered port. Kailangan gawin natin yung airstrip doon. We should start rebuilding pag-asa. Kukonti lang ang population nun, pero unified na unified siya. May unity talaga doon. One thing we can be sure of, mga tropa natin na nandun sa mga isla na pinoprotektahan nila, hindi iwanan yun, hindi pamimigay yun. Bakit po kaya China lang ang laging binabanggit po nila? Eh, maraming ano sa China eh. Hindi nila tinitingnan na mayroon din palang iba. Vietnam is one, Taiwan, Malaysia, Thailand. Pero ang pinakamarami is Vietnam. They have 21 stations. Halo-halo po yan, China tsaka Vietnam. Vietnam, oo. Tapos may Malaysia pa. May Malaysia ako. Lima. Tapos mayroon ding Brunei. Pero ang itong mga other countries, they are passive. Wala silang display of ships. Hindi gaano. Unlike China. Sa arbitration, there are always two parties. The claimant and the other one who insist on possession. Between themselves, they agree to choose an arbiter. Yung arbiter na yun, yung International Court of Arbitration. Nasabi nila na ang instruments of national power ay diplomacy, informational, military, economic, legal,
intelligence at saka financial. One is through military means and the other one is through diplomatic approach. Eh yung military, siguro gamitin natin sila para pag-maintain ng detachments, hindi para panggera. Pero kung alam mo naman ng Pilipino sundalo, pagtatanggol namin ito, di atras yan. Dito sa usaping ito, kailangan nating umupo, kailangan nating mag-isip, tignan natin yung ating kasaysayan. As much as possible, we should not be the one starting it. If there's a need for us to fight, then we will fight. Everybody knows that US is there, Australia, we have UK, France, we have a lot of friends. We don't want to make war out of the scenario that is going on. Zero yan pag nag-declare ka ng gera with China. And we will not be able to sustain a shooting war with China. Pag-usapan na lang natin ang blue economy at saka yung trading natin sa mga ibang bansa dito. Ang dapat gawing basis dyan, ang unahin nila, yung freedom of navigation should be preserved, number one. And it's also our interest that there should be no disruptions on the ships passing along that lane. Otherwise, it would significantly affect global economy. Eh, ang freedom of navigation naman ay palagay ko, gusto rin naman ng mga ibang bansa yan, pati China at saka Japan at saka Korea, dahil yung mga produkto nila dumadaan dyan. Simula nung naging presidente na si Digong, parang ganun lumuwag ang ano namin yon nung napakiusapan ata yun. Para palawakin natin ang ating relasyon dahil membro naman tayo lahat ng ASEAN. Kailangan erase yan sa ASEAN. Tama, tama. Sila rin ang kasama natin sa diplomacy. Dahil sa pamamagitan ng ASEAN, ay nakikipag-usap tayo sa China ngayon ng tungkol sa Code of Conduct. Yung Code of Conduct sa West Philippine Sea or South China Sea, tama din yan, ASEAN, dahil lahat ng nagkakagulo dyan, lahat ng claimants, members ng ASEAN. In fact, ang chairman dyan sa Code of Conduct negotiations ay ang Pilipinas. In a nutshell, kailangan talaga yung Code of Conduct. Tsaka kung anong atin dyan, panindigan na natin, we have to insist that it's ours. Pangarap nating ilabas ng 2021, kung hindi man ay 2022, ilabasin natin. Kaya lang ang China, being just an observer in the ASEAN, hindi naman sila full-fledged member ng ASEAN. Ang gusto nila, bilateral negotiations. Ang gusto natin, multilateral para lahat na hindi pwedeng pa isa-isa kang usapan. Following the wisdom of our president na yung policy natin na enemy to no one, friends to everyone. Pero nakikipagkaibigan pa rin tayo sa China. Kasi in the end, alam mo, sa dapong huli, Robin, our relations with China does not start and end in the South China Sea. So you have to find a common ground. You have to find a happy compromise that everybody can coexist in that same place. Meron pa tayong ibang aspeto ng pakikipag-ugnayan sa kanila tungkol sa turismo, tungkol sa trade, tungkol sa ekonomiya, tungkol sa military, cultural. It might even be nice to call that place the international hub, or for whatever reason, declare it as a peace zone. Teritoryo siguro, kaya naman siguro pag-usapan yan kung kanino yan. Kailangan dyan, mayroong pag-usapan yan. Kahit papano, our relationship with China has always been good. We have always managed to sort out our issues, mutual understanding and talks. Pagtuunan natin ng pansin, pagkaisahan natin, ano ang maganda gawin? Upuan natin ito, huwag natin ipakita na tayo nagtatalo-talo. Bahala na sila dyan sa tinayo nila. Tapos yung doon naman sa pag-asa, atin na rin. Hindi na rin sila makikialam doon. Hindi po solusyon yung pakikigera. Ganin na lang sa diplomasya at bigyan na lang ng malalay yung mga mangingista natin. Gera ba ang iisipin natin o itong teritoryo natin, yung dangal ng pagkakaroon ng teritoryo at yung kinabukasan natin? Noong nagkaroon ng World War II, nandirito sa atin ang Amerika. Nandirito, may base sila dito. Pero pagdating ng panganib, naiwan tayo sa ere.
may pag-asa. Pag-asa kasi ang numbigir ni Bonifacio. Uh-huh. Oh, ito, yan. Ito yung kalayaan. Ka? Oo. Oh, oh. Ah, okay. Oo. Kaya pagka, oo. Pag tinignan mo yung lahat ng pinipirmahan ni Bonifacio, yan na makikita mo. Yan. Tapos may pag-asa. Pangalan niya kasi lagi may pag-asa. Ibinabalik lang po natin sa bayan yung nararapat sa pagkanlong nila sa atin nung tayo mga bata pa. So, ibabalik natin ito. Marinig ko lang yung boses mo. Masaya na kami dito, over. Batol, parang mas masaya kami. Nabuhayan nga yung mga tao dito. Kahimik kami rito, bigla akong tinawag, Tol, Tol! May mga nasa radyo, mga sundalo natin. Pero dyan na buti nga, nakapasyal ka dito sa mga paligid namin na idol at nabuhayan din yung mga tropa natin, over. Ang malo, Tol, gaano katagal ng duty mo dyan? Mga buwan, alis na buwan? So, yun ang abuti yung kami siguro mga 6 na buwan dito ay Idol, over. Kung ang karamihan po sa ating mamamayan ay umaasa sa pangingisda, magbuhos tayo ng mga proyektong makikinabang ang mga mangingisda. Nag-usap nga kami ni Paning Robin and fishing vessel operators na malalaki na sa commercial, may capacity, mag-construct doon ng isang fish port. So it really is a combination of support initiatives. Hatiin natin sa dalawa itong Pag-asa Island. No? Yung isang side, ito yung logistics hub. Sa other side naman, the local government of Palawan. At kung makapaglatag tayo ng malaking development plan for the Kalayaan municipality, then that will be contributed by several agencies. So kasama din natin dyan yung Department of Energy, and nandyan din ang DSWD, the Philippine Navy, and other, you know, agencies of the government. Kailangan nating gumawa ng ating mga facilities din doon. Kailangan natin yon dahil we need to give the best facilities for our deployed forces. Hindi lang puro mission accomplishment. Kailangan pangalagaan din natin yung kanilang kapakanan. Ang maganda po kasi ngayon sa lokal na pamahalaan ng Kalayaan, marami po ang may visionary mindset. Among all stakeholders, the military, the civil government, the non-government organizations, the civilian sector, the business sector in particular, we can make this happen. Sa privado sector, gumagawa na rin tayo nito na siguraduhin natin may mangyayari sa Pag-asa. Na-try ng isang fishing operator natin, commercial. Ang home port niya ngayon ay nasa Sual in Pangasinan. Babigyan natin ng access yung ating mga mangingisda na lumalabas, pumapalaot dito sa West Philippine Sea. Madaming mga iba't ibang klase ng isda na nahuhuli dito. Regional fish port po ito at ito ay for implementation this year. Well, the Philippines is the 8th largest exporter of fish, no, in the world. So that puts up in the map. Kasi with the volume of fish na nakuha natin sa area, we need to have a very good storage facility. Kahit maliit tayong archipelagic country, we feed the world globally. We are contributing to big exports. We have the longest shorelines in the world. If I'm not mistaken, we have the 6th largest shorelines in the world. Kinakailangan bago dumating ang pag-unlad, handa kami sa pag-unlad. Dapat bago dumating yung mga private sector, halimbawa sa fishing industry, meron kami nakahandang ice plant and cold storage. Oh, o kaya kinakailangan ready na yung pier. Ngayon po, nakita nyo, ready, nagagamit na yung pier. We are now coming up with a very comprehensive plan. I'm organizing a committee or a technical working group for that purpose. It's actually a program to hire fish workers, and they are being paid per month for the next 6 months.
and we can continue that for the entire year. We are a maritime country, so it should really be a conscious effort for each one of us to protect the oceans, because that's where we get our food, and that is where the future of the population being fed from blue food systems and benefiting also from the blue economy. Dahil itong lugar na to ay napakayaman, nandito ang tinatawag natin blue economy. Alam mo bang ang karagatan natin ay 7 beses ng ating katihan yung lupa? This is the biggest waterway, navigational waters ng almost 80% of our of international trade. Tuna, lahat ng klaseng isda, dahil tayo ay nasa gitna ng coral triangle tayo, di ba? So napakayaman talaga. Plus, yung seabed mo pa, nakita na natin may natural gas dyan. So napaka-importante niyan. Napakayaman talaga ng Pilipinas kung tutusin. Ganda, it will generate a lot of enthusiasm, confidence in doing, in opening up businesses or opportunities. This is a very good eye-opener for all of us dahil hindi naman lahat nakakapunta doon eh. Medyo may challenge pagpunta doon. But ito parang dinadala na nila sa isang bayan ng Pilipino kung ano talaga yung nangyayari doon. West Philippine Sea is ours. It is something that we have been gifted with. Sabi nga nila, you only have one country to live, so make the best choice. After all these years, alam naman natin kung anong magagawa dyan eh. We just need political will to get it done. Sa paglalayag na ito, isa lang ang natutunan ko. Walang imposible sa prosikido. Ang lahat ng tagumpay ay nakasalalay sa kung hanggang saan ang itataya mo para makamit ito. Ang kapangyarihan ng pagbubuklod na may iisang binibithi at pangarap ay hindi magigiba ng kahit anong palakip. Ito ang nagpapatibay dito upang huwag sumuko at umatras. Walang ibang magdudulot sa atin ng pagkabigo kundi tayo mismo. Hindi ang mga Chino ang mahigpit nating kalaban sa West Philippine Sea. Hindi natin mahaharap ang banta ng pananakop sa ating mga isla sa pamamagitan ng palitan ng ating mga maanghang na salita. Wala nang lugar ang sisihan na turuan dahil ang nakalipas ay nangyari na. Hindi na ito maibabalik pa. At tanging ang mga aral dito ang tunay na makatutulong sa kasalukuyan upang huwag nang maulit ang mga pagkakamali at pagkukulang ng aksyon. Aksyon na hindi lamang magmumula sa gobyerno o sa militar ang kailangan sa West Philippines. Isang aksyon na magmumula sa ating lahat ng mga Pilipino. Ang paghahanap ng gulong, ng gera o konfrontasyon ay hindi aksyon, kundi kapahamakan ng buong bansa at ng kabuuan ng Timog Silangang Asya. Sapat na napatunayan natin sa mga Chino na hindi aatras ang mga Pilipino. Walang armas ang Victor 88. Walang kakayahang militar. Maari nilang palubugin nito sa kahit anong paraan nila naisin. Pero hindi nila ginawa. Hindi rin nila nais na magkagulo. Walang may gusto ng gulo. Tunay na napakalawak ng karagatan para tayo'y magkagulo na magkakapitbahay. Sa ngayon, aksyon at tulong natin sa pangangailangan ng ating mga mangingisda at mga tagaroon ang kailangan upang sila'y maging progresibo at huwag magmukhang kawawa.
sa harap ng ating dambuhalang kapitbahay. Ang maramdaman ng mga kapitbahay natin, ang buong Pilipinas sa ating mga karagatan, ay sapat na para magkasundo ang lahat ng mga nag-aagawan sa West Philippine Sea. Ang mga isla natin ay ligtas sa pananakop dahil andun ang ating sandatahang lakas. Hindi nila ito ay iwan. Kaya dapat tayo mismo. Huwag natin sila iwan. Sinasalok natin ang tubig sa isang butas na bangka. Lahat tayo gustong tumulong pero karamihan ay hindi handa. Kalayaan ang layunin, kaya patuloy sa paggawa. Ngunit walang nakaisip na hanapin ang butas sa baba at ngayong mas nasaksihan kung ano ang punot dulo. Marahil oras na para magsilbing saklolo, oras na para gumawa ng mga plano at proyekto ng huminto ang agam-agam pagkat atin ang teritoryo. Tingin ng tao sila'y mga duwag. Walang kakayahang lumaban. Ngunit ang tanging tanong, kila ba naging solusyon ng digmaan? Kaya ba natin iregalo sa susunod na henerasyon ang bawat dugong dadanak o ang kapayapaan sa pag-unawa na matagal na nating hanap? Kung iniibig mo ang pamilya, mas magiging ibigin mo rin ang bayan. Dalaanin mo ang pamilya kung wala ka namang tahanan. Ang pag-ibig sa bayan ay hindi pinipili. Ito ay responsibilidad. Mas maingay pa ang mga nasa malayo kaysa mga malapit sa realidad. Aanin mo ang isang magandang umaga. Kung mali ang iyong desisyon, kung sa pagpili ng katotohanan, mali ang iyong intensyon, marami pa rin dapat isaayos sa bayan nating patuloy naghihikahos. Magmula sa mga garid na nakaupo hanggang sa mga kababayan nating kapos, kailan nga ba magsisimula ang landas na maayos? May dalawang uri ng katotohanan. Nangyari pero hindi mo nakita, at nangyaring ikaw mismo ang nakasaksi. Ngayon, responsibilidad mo na ang kasnungalingan ng iwaksi. Isalaysay mo ang bagong kasaysayan na may dalang pag-asa at pagpupunyagi. Dahil ang kalayaan ay hindi lamang sa karagatan, kundi nasa bayan ng Diyos niyang tinatangi.